Hello mga ka-Max, good evening! Welcome back to our channel! Kung bago pa lang kayo sa channel namin, my name is Mama Duna. And for today's video, isi-share ko sa inyo yung na-experience ko nung nanganak ako kay Kobe. Ito yung something na kailangan isa-isip ng mga mommies na kagaya ko na during pregnancy, kailangan ingatan natin ang ating mga sarili. Kung gusto nyong malaman kung ano yung nangyari sa akin after giving birth kay Kobe at kung paano ako nag-struggle, just keep on watching. But before that, if bago pa lang kayo sa channel namin, please click the subscribe button and the post notification para ma-make sure na ma-update kayo sa mga future uploads namin, okay? So, mag-start na tayo, guys. Ganito kasing nangyari sa akin. So, isi-share ko lang sa inyo yung first time ever na na-experience ko. During nung pinagbubuntis ko si Kobe, never kasi akong as in tumaba ng bongga. Talagang sobrang na-maintain ko yung sarili ko, yung kinakain ko, yung mga food intake ko. And then, nung nagbuntis ako kay Kobe, ang nangyari is, nagkaroon ako ng mindset na kailangan kumain ako ng kumain, busugin ko yung sarili ko para hindi magutom yung baby sa tummy ko. So, ang nangyari is, literal na, kinakain ko lahat. Like, kung mag-crave ako, syempre, alam natin mga mamis, pagbuntis tayo, walang pinipiling oras, anytime, pwede tayong magutom. And pag nagutom tayo, kailangan masatisfy natin yung cravings natin kasi or else parang nakaka-hurt sa pakiramdam. Yung parang nagiging emotional tayo na parang ang sama-sama ng loob natin kasi hindi natin makain yung gusto natin kainin. Or hindi natin masatisfy yung hunger natin, yung gutom natin. Kasi kapag nagutom tayo mga buntis, talagang sobrang asin yung akala mo yung 1 week kang hindi kumain. Ganun ang pakiramdam ng gutom ng mga buntis. So before, since kasama kong parents ko rin sa bahay, every time, nagkaroon ako ng isang pinakapaboritong pagkain na kinakain ko any time of the day. Pag gusto kong kumain, pag nagugutom ako, ito lang yung kinakain ko lagi. Which is yung sweet and spicy ng Lucky Me Pancit Canton. So, for all I know, it's fine. Kasi, mabubusog ako. Mabubusog yung baby sa tummy ko. So, I never had an idea na ang pancit canton is full of salt, sodium, and carbs as well. Mga ganyan. So, ang nangyari, sige, kain ako ng kain. Pak ng kain. Eh, ang alat-alat nun. Although matubig naman akong tao nung buntis ako. Pero syempre, ang alat nun, iba yung alat ng pancit canton. And tatlong pak ng pancit canton ang inuupuan ko ng one sitting lang talaga. Kinakain ko siya, inuubos ko siya. And then, other than that, mahilig din ako sa mga oily foods. Like, meron kasing kapitbahay namin, meron siyang karinderya na nagtitin na siya ng breakfast like palabok, spaghetti, lumpiang Shanghai, pancit bihon, pancit canton yan. Every morning, iyan ang almusal ko nung buntis ako. Like, ang oily, malasa. Kumakain din naman ako ng fruits at the same time, pero more on talaga sa carbs, sa salty foods, oily foods, ganun ang kinakain ko. So, sobrang lumobo ako, sobrang tumaba ako nung buntis ako. And that was the very first time na talagang lumaki ako ng bonggang-bongga. Well, for all I know, pag malusog ka habang buntis ka or mataba ka habang buntis ka is okay yung baby sa loob. So, ang nangyari, di eto na, kompleto naman ako ng check-up, vitamins, as a preggy mom, kompleto ako ng ultrasound and everything. Tapos, in-schedule ako ng CS kasi placenta previa ako. Nung na-CS na ako, eto na. First day, nagtataka ako kasi the whole duration ng 9 months ng pagbubuntis ko, never akong minanas. Hindi ako nagmanas, hindi na magayong legs ko, hindi na magayong pa ako. Siguro sa mukha, medyo namagalang ng konti kasi malakas din ako matulog nung time na yun, nung buntis ako. Medyo namagalang siya ng konti. Pero hindi talaga sa legs, sa braso, wala akong manas. So ang nangyari din, di akala ko okay na okay ako kasi hindi naman ako nagmanas eh. Wow, balance na balance yung ano ko, body system ko kasi walang manas na nangyari. So nung nanganak ako, after ng CS ko, first day sa hospital, nagtaka ako. Sabi ko, bakit parang ang stiff ng pakiramdam ko sa katawan ko? Na parang, para akong bloated. Para akong namamaga. Tapos, ganun din sa legs ko. So, 2 days lang kami nagstay sa hospital. And then,
pagdating namin ng bahay, parang ano, since okay na akong kumain ulit on my second day, yan, luto, sige, kain, kain ako ng kain. Until first day, second day na nasa bahay ako, parang laging sumasakit yung ulo ko, na as in masakit na parang pinipiga siyang ganyan. So, hindi ko, inaano ko lang, nire-rest ko lang kasi baka iniisip ko after effect lang ng panganganak ko and ganyan. And then, napapansin ko yung legs ko, namamaga na siya. Alam mo yung literal na manas ng buntis na maga yung legs ko, maga yung sa may paa ko, mas parang lumulobo siya yung paa ko na may tubig sa loob, ganun. So nag-worry ako, sabi ko, bakit ganito baliktad? Kung kailan nanganak ako, saka ako nagmanas. So ang nangyari, pero yung sakit ng ulo ko, yung headache ko, continuous yun. Until third day, hindi ko na kaya yung headache ko, as in mayat-maya na siya. And then every time na nagta-type ako ng chat, si nagcha-chat ako sa cellphone ko, nagta-type akong ganyan, napapansin ko iba-iba yung nata-type ko. Yung nasa utak ko na gusto kong i-type, iba yung nagta-type dun sa cellphone ko. Nag-worry na ako, sabi ko, bakit ganito? Sabi ko, bakit ganitong letters yung mga nata-type ko? Hindi ito yung gusto kong sabihin dun sa ka-chat ko. So parang bigla na akong, teka, ano nangyayari sa akin? Bakit ganito? Ba't parang hindi nagpa-function yung utak ko? Tapos biglang habang nagchat-chat ako ganyan, nagta-type ako, bigla na lang mga mamis, grabe, bigla na lang may mga nag-spark-spark sa paningin ko. Yung alam mo yung kung napapapikit akong ganyan, pipikit ako, tapos titingin ako, may mga spark-spark. Parang may mga star-star. Parang alam mo yung Christmas lights na ilaw na continuous na nagbibiling ng ganyan, na blurred, ganun. May mga kasamang spark-spark. Trinay kong tumingin sa ganyan. Trinay kong i-rest yung mata ko. Baka sa kakatitig ko lang sa cellphone ko, ganun. Ginanong ko, ganun pa rin. Nag-i-spark-spark siya. Tapos, napapapikit na talaga ako sa sakit ng ulo. Hindi ko na alam kung anong pwesto ang gagawin ko. Sobrang sakit na ng ulo ko. And then, kinagabihan nun, habang tulog kami, yung parang na akong nasusuka sa sakit ng ulo ko. And then habang nakahiga ako, tapos nakapikit ako, biglang nararamdaman ko, this seriously, naramdaman ko, kalahati ng mukha kong ganyan, nagmanhid. Etong side na to, kanan ang nagmanhid. Sabi ko, shucks, ano nangyayari? Bak parang lumalamig yung kalahati ng ulo ko. And then, nararamdaman ko yung gilagid ko dito, gilagid ko, pati yung mga ngipin ko dito sa side na to sa kanan, para siyang nagkikis-kisan na naninigas. And then, gumapang yung manhid, kalahati ng katawan ko, gumapang siya hanggang dito sa kamay. So, nagmamanhid na yung kanang kamay ko. Tapos, tinatry ko siyang iganong-ganon. Sabi ko, shucks, anong nangyayari sa akin? Sabi ko, bakit ganito? Ano nangyayari sa akin? Nagmamanhid. Tapos, tinatry kong i-press-press ng ganyan yung kanang kamay ko. Manhid siya talaga, mga mamis, na parang nagpipintig siya. Tapos, itong kaliwa, okay na okay siya, normal na normal. Itong kalahati. Tapos, ginising ko yung pamangkin ko. Sabi ko, kuha mo akong water. Kinuha na niya ako ng water. Pag inom ko, tumulo yung tubig dito sa kanang bunganga ko. Doon na ako biglang nag-worry na ako, na nag-alala na ako, na pinagising ko na si yung parents ko. Nagpakuha ako ng yung pang blood pressure namin, pinakuha ko kaagad yung pang BP namin. Since marunong ako mag BP, yung analog na BP, binipi ko yung sarili ko, binipi kong ganyan. Tapos dito ako sa kaliwa nag BP. Tapos nung binipi ko, grabe, 160 over 110 ang BP ko. Nung nakita ko yun, sabi ko, oh my God. Sabi ko sa mami ko, mami, tumakbo ka ng bawang. Isang bawang lang yung malaki. Nagbalat agad yung mami ko ng bawang. Tapos pinasinubo ko kaagad. Tapos as in, hindi ko na siya, ano, yung parang hindi ko na siya sinipsip. Kinagat-kagat ko talaga siya. Kagat-kagat ng bawang sipsip. Tiniis ko na yung lasa ng bawang. Kasi may nagturo sa akin na friend ko na nurse na kapag ganyan na inaatake ng high blood, malakas yung bawang na makapagpasubside ng high blood pressure. So, nagpakuha ko ng bawang. Habang inunguya ko yung bawang, wala nang bihis-bihis, nakapantulog ako. Ni-rush ko yung sarili ko sa hospital. Tapos habang nasa daan kami, mga mamis, eto na yung nangyari. Di nag-taxi ako, nagpasama ako sa pamangkin ko. Habang nasa daan kami, ngumunguya ako ng bawang. Biglang unti-unti, yung manhid ng kalahati ng mukha ko medyo nagsusubside na. Yung manhid ng braso ko medyo nagkakaroon na siya ng sensation. Tapos nagpe-pray lang ako ng pray dun sa taxi. Tapos nung nakarating kami ng hospital,
BP nila ko kaagad. Pagka BP nila sa akin, ang BP ko biglang nag-drop na ng 130 over 90. Pero sabi nila, mataas pa din yun kung naka-experience ako ng high blood pressure noong mga the past few hours or minutes. So, ang ginawa, tinawagan ka agad yung OB ko, nireport yung nangyari sa akin. Tapos, yung nagpaanak sa akin. Tapos, hindi na nila ako pinauwi. Kinonfine, inadmit na nila ako. And then, ang ginawa nila sa akin is, tinurukan nila ako ng dalawang ganito kalalaking syringe. Yun na yata yung pinakamalaking syringe na nakita ko. Magnesium ang itinurok sa akin sa dalawang butt ko. Sa pisngi ng butt ko, dalawa. Tinurukan nila ako tig isa. And ang effect ng magnesium na yun is para ilabas lahat ng alat ko sa katawan. Ang after effect nun is every 10 minutes umiihi ako ng parang isang tabo, ganun karami na ang init ng katawan ko. Pinainit niya yung katawan ko yung magnesium na yun na tinurok nila sa akin. Pinainit nila yung katawan ko, and then every 10 minutes kailangan ko pumunta ng CR para mag-pee. And then, ang dami, as in, ang haba nung pee, ang daming lumalabas, which is yung pala, ang purpose pala ng magnesium is i-flush niya lahat ng alat mo sa katawan kasi too much over daw yung alat sa katawan ko. Kaya rin ako nagmanas, kaya rin ako nag-high blood, kaya lumapot yung dugo ko, sobrang alat ng katawan ko, ng sobrang dami daw taas ng alat ng katawan ko. So, eto na nga, di, na-admit ako for 3 days. Minonitor nila yung BP ko, kung nag-i-spike pa ba. Okay naman. So far, okay naman. Nag-normalize na siya. And then, struggle, sobrang struggle sa akin. Kasi pang 3rd day ko pa lang, fresh na fresh pa yung tahi ko from CS. Na-admit ako, at the same time, umiiyak ako sa hospital nun. Kasi nga, syempre, kakapanganak mo, gusto mong sulitin yung moments mo sa baby mo, na bagong panganak. And yet, nasa hospital ka, naka-admit. And then yung baby mo nasa bahay, hindi mo makasama, hindi mo mayakap. So, sobrang depressed ko noon, sobrang stress ko noon. And first time na na-high blood ako, first time na nangyari sa akin, hindi naman talaga ako high blood by heart. Hindi talaga ako high blood. Tapos, tiniis ko lahat yun. Tapos, dun na rin nililinis yung tahi ko sa hospital noon. And in-explain nga sa akin ng OB ko nung bumisita na siya sa akin and magdi-discharge na ako, na ang sabi niya nga, it depends daw, nangyayari daw yun, depende sa lifestyle mo during your pregnancy. Like, if inabuso mo talaga yung mga food intake mo during your pregnancy, like too much salt intake, too much fat intake, yung mga food choices na kinakain mo, sisingilin ka after birth, kapag katapos mo manganak. So, ang nangyari daw is, since hindi ako nagmanas, naipon yung salt ko sa katawan. Hindi ko na-realize na, OMG, okay lang pala sana na kumain ang kumain as long as the food are healthy na ini-intake mo during your pregnancy. Hindi pala talaga advisable na kumain ka ng too much of everything kasi ang in-explain sa akin ng OB ko, during pregnancy, mas mataas ang uric acid ng isang buntis compared sa hindi buntis. So, kung mataas pa yung salt na kinakain mo, at mataas pa yung mga maaasim na kinakain mo, basta yung mga food na mataas ang uric content, mga ganyan, sobrang mag-i-spike na yon. And prone ka magkaroon ng UTI and everything. Kasi lahat yung bang body system ng isang buntis is hindi siya kagaya ng isang normal na hindi buntis. Madaling magbago, madaling mag-react yung katawan natin, mga buntis, every time na magkaroon tayo ng mga food intake. So, yun ang lesson na natutunan ko nung nagbuntis ako kay Kobe, na kailangan, para sa lahat ng mga mommies, ito para sa lahat ng mga mommies na magbubuntis in the future, keep in mind na yung mga food na kinakain natin, piliin natin mabuti, kailangan nutritious, and make sure more water, low salt, as much as possible, low salt, low fat diet kapag buntis ka, kasi hindi mo alam kung kailan ka sisingilin. It's either during pregnancy, prone ka magkaroon ng eclampsia during pregnancy, like before birth, before giving birth, pwede kang mag-high blood, mag-spike ang high blood mo, tumaas ang salt level ng katawan mo, or after birth na. So, it's super scary sa part nating mga nanay, kasi syempre, ang high blood, kapag nag-spike yan, napaka-delikado. So,
Para sa lahat ng mommies out there, please take care of ourselves. Kapag ka po buntis tayo, make sure na i-watch natin mabuti lahat ng kinakain natin. Kailangan healthy, more on fruits, and more water during pregnancy para healthy si baby sa loob. At the same time, ikaw din bilang mommy, healthy kang manganak. At hindi ka din makocompromise, hindi ka mapapahamak. So, yun lang po. I think ang nangyari sa akin is like mild stroke. Kumbaga, papunta na yun sa mild stroke. Buti na agapan, buti na nakanguya ako kaagad ng bawang. And buti na itakbo ko daw kaagad yung sarili ko sa hospital. Which is a good thing kasi na-flush ka agad lahat ng alat ko sa katawan. So, I hope guys, itong video na ito ay nakatulong para sa mga mommies. And para sa mga mommies na nagbabalak na magbuntis at magkaanak. Hope nakatulong ito para sa inyong kaligtasan na rin at para sa welfare natin mga mommies and preggy moms out there. So, salamat sa pagsama sa akin sa video na ito. And kung bago pa lang kayo sa channel namin, please don't forget to click subscribe button and click the notification bell. And kung meron kayong same experience as mine, comment down below and share your experiences as well para makapagchikahan tayo sa comment section ng video na ito. So, thank you guys for watching and I hope you have a good day. You stay positive and live a healthy life. Bye!